Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel. So for today's video, share ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA Marriage Certificate through online. So para hindi na rin po kayo mahirapan, so punta po tayo sa Google nyo. Then, research nyo po yung PSA Servilis. Okay, then after po nun, scroll down PSA Servilis, click nyo lang yun. And then, pwede nyong basahin po yan, then scroll down, got it. So, dito, maraming pagpipilian, so click nyo lang po yung marriage certificate. And then, dito naman, i-agree nyo lang po ito. Check nyo lang po yung box, then i-next nyo po. Then, pagdating dito, please answer the following. Then, after nyo po siya masagutan, i-next nyo lang po siya. Okay. And then, dito naman, merong 5 categories na kailangan i-fill up. Request details, delivery, summary, acknowledge din payment. So, syempre, mag-start tayo sa request details. Okay? And then, certificate details. Dito naman, dito nyo po ilalagay yung husband name, wife's name, then kung kailan po kayo kinasal, saan po kayo kinasal, anong country, then anong date, month. And then, lagay nyo na rin po kung anong purpose po nito. Bakit kayo kukuha, para saan po yan. So, make sure na tama po lahat ang fill up nyo po. After po no, next nyo lang siya. Then, punta tayo sa delivery details. So, requesters details. So, sino yung nag-request po nun? So, ilagay nyo po yung pangalan. Then, yung delivery address. So, kailangan po ay tama po ito. Then, make sure po na tama, na ilagay nyo po yung, then next nyo na po siya. Yung email address, kailangan na ilagay nyo po yung email address nyo po. Kasi doon po sila nag-email. Then, check nyo po yan. Then, kung sa tingin nyo po okay na at tama po, i-scroll down nyo lang po siya. Then, i-click nyo po yung confirm. Then, after po noon, punta tayo ng summary. So, summary na po tayo. Dito sa summary po, kailangan po dito ay i-check nyo po ng maayos. Okay? Check na po yan. Then, i-check nyo rin po yung lahat po yan, check nyo po yung pangalan, then yung date nyo, check nyo rin po yan, yung month, then kailangan nandyan po yung active po yung email address, then contact number nyo. So, ayan, then pati sa delivery address po. So, dapat tama po yan, nailagay nyo yung address kasi dyan po dadalhin ang inyong PSA. Okay, then after po nun, pag na-check nyo na po siya at nakita nyo naman po na tama, make sure lang po pala sa delivery address ay active po yung number para once na tumawag sila, makontakt po kayo agad. So then kung okay na po, pwede nyo na po siyang i-next. Okay, next nyo lang po yan. Then pag na-next nyo na po, nandito na tayo sa acknowledgement. Dito sa acknowledgement, nandito na po yung reference number nyo. So yung reference number nyo ay ginagamit po yan pagdating po sa payment. Hinihingi po yan. Then after po nun, okay na po siya. Scroll down nyo lang po siya. Yan, scroll down nyo lang po siya. Then proceed to payment po tayo. So click nyo lang po yan, proceed to payment. Then after po nyan, dito na tayo sa payment na yan. So depende sa inyo kung saan po kayo magbabayad. Pwede bayad center. Pero dito ang pipiliin natin is mag-pay online tayo via GCash. So click nyo lang po yung pay now. So pagdating po dito, ayan na, makikita nyo po dyan yung reference number nyo. And then i-click nyo lang po yung proceed. Okay, so pagdating naman po dito, maraming pagpipilian. Meron pong Visa, pwede po kayo dyan magbayad sa American Express, sa Shopee Pay, GCash, GrabPay, GCB. So dito ang pipiliin ko is GCash. Sa GCash po tayo magbabayad. So kapag nasa GCash na tayo, click nyo lang po yan. Then, yan, lagay nyo lang po yung number nyo sa GCash. Then next nyo po siya. Then antayin nyo po yung code na magsisend po sa inyo. Then after po, next nyo rin po. Then ilagay nyo po yung impin nyo, then next nyo po yan. So kailangan po ang GCash ay may laman. So click nyo lang din po yung pay. So okay na po yan mga madam. So 10 seconds, okay na yan. Ito naman po ay, ito yung purpose para hindi na po nyo kailangan pumunta ng office para kumuha po ng PSA birth certificate nyo or marriage nyo. Hindi nyo na kailangan pumila pa ng kahaba-haba or kumuha po ng
ng appointment. So, malaking tulong po ito kapag dito na po kayo, direct na po kayo online. So, i-deliver po yun sa inyo. Thank you.